mula sa FEBC Philippines, suma sa inyo ang Bagong Araw. Magandang araw kaagapay. Ito po ang espesyal na edisyon ng inyong Bagong Araw mula sa inyong FEBC Radio TV. Ako po ang inyong lingkod, si KD Bernardo Sampang, at bumabati sa inyo ng isang Happy Happy New Year. Sigurado po napakarami sa atin ang puyat dahil atin pong sinalubong ang bagong taon. Pero kaagapay, sulit na sulit po ang inyong pagising ng maaga para dito sa bagong araw, dahil meron po tayong mga tips, ano? Meron po tayong mga pangbuen na manong tips na iahatid po sa inyo sa tulong ng ating kaibigang motivational speaker, si Pastor Boris Joaquin. At siya po ay magbibigay sa atin sa loob ng susunod na kalahating oras ng kanyang mga gabay, ng mga tips na pwede po nating gamitin kung paano tayo magtatagumpay sa taong 2021. Kaya i-welcome na po natin dito sa bagong araw, Boris Joaquin. Happy, happy New Year! Happy New Year din, kapatid na Heidi, at sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa iyong programa. Happy New Year! Isang bagong taon po para sa atin lahat. Nako, kami po ay natutuwa na gumising kayo ng maaga today para makaagapay ng ating mga kaibigan dito sa DZAS, sa kabuuan na rin ng FEBC Radio TV. So, Pastor Boris, ano, hindi lingid sa atin na napaka naging challenging ng ating taong 2020. Paano ba i-describe yung 2020 muna natin, Pastor Boris? Actually, napakalalim na tanong noon, kasi nagre-reflect ako ever since. how do we describe? How do we even begin to describe itong nakalipas na taon? Actually, medyo mixed yung emotions ko, kasi totoo naman din, you actually will hear from sa mga kaibigan, kababayan natin, na this is really an unprecedented year, mainly because of the crisis. Patong-patong na problema. I don't know kung meron tayong countdown yata ng 2020. Yun yung ano eh, parang the unforeseen, unexpected, and devastating events of the year. Ang dami yata. May biro nga eh, na parang sa lahat, yung mga trahedya yata, naka-plano lang for the next 5 years. Pero for some reason, nagkamali yata. Na-release lahat in 1 year. So that's true. I mean, it is something that we are all disappointed, and a lot of people are really saddened by that. The crisis, mainly the series of typhoons, some of the unfortunate natural calamities and political, social events that happened this year. Pero at the same time, Heidi, iniisip ko, ang dami rin naman parang benefits na hindi mo inaasahan mangyayari. Like for example, and those are the things na hindi natin matatawaran. So there are some negative sides to 2020, but there are also some parang positive outcome na hindi mo ine-expect. Parang kung, siguro yung word na puwersa, siguro yung 2020 forced us into a lot of things. Like right now, itong interview na to, hindi ganito magiging interview natin kung hindi dahil sa COVID-19, di ba? I do workshops face to face at mga seminars. Hindi rin siya magiging virtual. So 2020 forced us to do a lot of things digitally, and it might be a discomfort at the beginning because nagpipivot pa lang tayo. Pero ang daming positive traits din nung aspeto na yon. And a lot of economists and business people are actually saying it's cost efficient, it's this and that. Another is, I've been stuck at home for most of the year, and I know to a certain degree, ikaw din. So, isa sa bagay na na-appreciate ko, and I don't want to diminish the negative effects of the COVID-19, but the pandemic really forced us to stay at home. And para sa isang Kristiyano, and to anybody who actually loves their family, they wouldn't mind this kind of parang refuge. Parang nagkaroon ka na pagkakataon to spend time with your family members. Of course, financially, bagsak lahat, karamihan. But there are also several opportunities that happen throughout the year. Sabi nga nung mentor ko, Sir Richard Blackaby, when we were discussing online and offline, he was saying that it's really how you look at 2020. Either you look at the problems
they are a lot of problems, but there's also several possibilities. So problems are possibilities. Binigyan tayo ng Panginoon ng maraming posibilidad noong nakaraang na taon. And I'm sure a lot of people are, in a way, taking advantage or navigating towards those possibilities dito sa darating na 2021. Dito sa taon na, bagong taon natin. Mm-hmm. Ganda naman nun, problems are possibilities. Depende sa perspective mo. Tama. Mm-hmm. Okay, so Pastor Boris, ano, alam ko na yung industry din na kinabibilangan mo ang isa rin sa mga hardest hit, ano, dahil bago tayo nag-COVID-19, talaga namang siksik na siksik ang mga schedule ninyo bilang mga inspirational mga speaker. Pero bigla, ano, itong 2020, yun nga, sabi mo, ang daming mga natigil, ang daming mga nagbago, even the way na mag-handle din na kayo ng mga talks ninyo. Ay, sobra, sobra. I was actually depressed at the beginning of the lockdown kasi nakaplano na kami hanggang October. We have plans for events, we have scheduled workshops, we have travels. We have plans to expand, and the idea behind that is planchado na we will personally go to this province or to this country. Pero grabe, lahat doon, all of those plans, we threw it out of the window. And ang masaklap doon, pinagplanuhan yun talaga. Kasi talaga, we spent siguro several weeks talking about it, several meetings, there were several written things. Pero grabe, parang nasayang, everything down the drain. Pero ang naging comfort ko lang talaga yung mga pangako ng Panginoon, His promises and His words. If you all remember Jeremiah 29 verse 10, His plans for us are good. So regardless of what's been happening, His plans is to prosper you. Kahit na nung mga pagkakataon na yun, nagdududa ako kung ano siya magpo-provide and paano na masasalba yung sitwasyon namin. But I realized that our plans are just our plans. Iba talaga pag... At yung 2020, pinatunayan ng Panginoon talaga na ang plano mo lang. Iba ang plano ng Panginoon. Ako, ang ganda po ng mga binanggit ninyo. Ika nga, ang taong 2020 ay sarado na. Diba? Nakatungtong na tayo ngayon sa panibagong taon at sa biyaya ng Panginoon. Mahaharap natin ito ng may katagumpayan. Pero Pastor Boris, pwede niyo bang bigyan ng ating mga kaagapay ngayon ng mga tips, ayan, ng mga gabay kung paano po tayo magtatagumpay sa taong 2021? Actually, ang daming topics na ganito bago matapos yung taon na pinag-uusapan. Yung planning, tsaka yung, maski sa mga organization, parang how do we plan for the year? May mga individual na tinatamad ng mag-planning kasi parang feeling nila, wala naman yatang mangyayari. Pag maraming hindi kasi sigurado sa mga kaganapan na magaganap sa 2021 tsaka sa mga darating na taon, bakit ka pa magpaplano? And what I normally tell them is maganda pa rin talaga magplano kasi gusto mong i-anchor yung sarili mo sa calling sa iyo ng Panginoon. So when we approach our plan, kailangan meron tayong foresight tsaka flexibility. I think yun yung two words na gusto kong ibigay sa mga tagapakinig natin ngayon kasi God allows us to have foresight and if we understand kung ano yung gusto mangyari ng Panginoon, meron tayong vision of the future. And if we have a good perspective on that, doon natin itataya yung plano natin. Doon natin itataya yung plano natin. Tapos yung, if we are willing to be flexible, marami sa mga bagay na gagawin natin, pwedeng ma-adjust, pwedeng mabago. Sa marketing, sa lalaran ng business, ang tawag namin doon, strategic versus tactical. Yung strategic, yun yung parang long term, na hindi mo babaguhin. Kunwari, ang plano mo is to be sa isang business sa beauty care. So beauty care ka lang talaga. Pero yung kung paano mo ibebenta yung beauty care products mo, yung shampoos mo, yung soaps mo, yun yung tactical. Yung the crisis last year affected that kasi bawal na yung face-to-face or we were limited to actually selling by retail. Pero by e-commerce, may virtual selling. So yun yung tactical na tinutukoy. So sa ating buhay spiritual din, I think parang applicable din yung ganung mindset. Kasi ang Panginoon natin,
ultimate yung ano natin eh, ultimate yung ating foresight, yung ating vision of the future. Diba sabi nga, one of the things that we teach the project purpose is we have a primary calling, and that's to glorify God and to follow His calling in our lives. Na maging ano, sumunod tayo sa kanyang layunin, sa kanyang pangitain. Tapos meron tayong secondary calling. Yung secondary calling, yun yung mga goals natin sa buhay, whether as parents or as husband and wife, as in your profession, ikaw broadcaster ka, ako corporate educator ako, or for teachers and doctors, you have financial goals, you have personal goals, we have fitness goals, na napapabayaan ko na. may mga goals, yun yung mga secondary calling na pwede nating maging baguhin, na pwede nating maging flexible. Pero yung primary calling mo or yung strategic foresight mo, pwede, dapat hindi siya baguhin. Our primary purpose is to serve God, to glorify Him, and to pursue whatever He's called us to do in this world. Pero yung mga secondary calling natin, yung mga goals in life natin, pwede tayo maging flexible. Doon yung tinutukoy ko dun sa ano, foresight and flexibility. We need to be focused on our foresight, kung ano yung tinadhana at binigay sa atin ng Panginoon. Pero when it comes to the individual goals that we have, doon tayo dapat magkaroon ng flexibility. And I suggest sa mga tagapakinig natin ngayon, ganun tayo magplano. We should have that mindset. And in our goals, meron ang tawag namin doon, ano, plan B mindset. Meron kang plan B parate. O, kunwari, ang goal mo, itatayo mo itong negosyo na to, or pag-apply ka ng gantong trabaho sa gantong kumpanya. Pag hindi nag-work yun, ano yung plan B mo? Because when God closed the doors, He's probably opening up other opportunities for you that still is aligned to your primary calling. Papapos mo na ako doon, baka na-overwhelm na kita and other people is listening. Mm-hmm. So, importante na kung maka-experience or maka-face ka ng setback dun sa original plan mo, your plan A, dapat meron kang plan B, Pastor Boris. Tuloy ka lang sa pagtakbo. Hindi mo exactly Ito-throw yung white towel, ganon. Hindi talaga. Hindi ka susuko. Kumbaga, kung may setback ka man ngayon, kung meron ka mang delays, okay lang yun. Basta alam mo na yung biyahe mo dun pa rin. Dun ka pa rin patungo. Bumaba ka lang sa bus na sinasakyan mo sa kasalukuyan. Pero eventually, tutuloy mo pa rin yun. Let's say it's a major setback. Let's say nabaon ka sa utang or kulang ang pera mo ngayon. And for now, wala kang kailangan tutukan ng panahon at pansin, kundi mag-provide sa pamilya mo kasi kailangan meron kayo pagkain sa hapagkainan. Yun muna ang atikasuhin mo because the Lord wants you to be faithful in providing for your family. And then ultimately, on the side, alam mo na may calling sa'yo ang Panginoon, may kailangan kang gawin. So, pinaghahanda mo pa rin yun even if you're trying to do some of the tactical measures that you probably need to do in order to provide for your family. Mm-hmm. Actually, yung iba, Pastor Boris, sabi mo nga, ano, problems are possibilities. Yung ibang mga kaagapay natin, ang naging experience nila nung 2020, parang yun yung naging instrumento para ma-reflect nila, am I on the right track? Diba? Parang makapaisip na, tama ba itong ginagawa ko? Ito ba ang panawbagan sa akin ng Panginoon? Dahil nga na-slow down eh, o kaya na-stop talaga yung mga ginagawa. Nagkaroon sila ng moment to reflect na, ito ba yung aking one thing? Ito ba yung dapat na ginagawa ko? Ay, totoo yan, Heidi. I agree with you. I have two words for ngayon ko lang naisip eh, no? Naalala. I have two words for 2020. It's really reflecting and recalibrating. So hindi natin dapat sayangin yung nakalipas na taon kasi I'm sure pinag-isip tayo ng Panginoon talaga noon. And I'm sure bigla kanyang ni-recalibrate para kanyang in-adjust. Mm-hmm. Kunwari dati, employed ka sa ganitong company pero dahil nga sa mga kaganapan, natanggal ka sa trabaho. At dahil doon, nag-join ka bigla sa church at nag-full-time ministry ka, halimbawa lang yan. So, you actually recalibrated. But in between those, pinag-isipan mo mabuti kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga bayarin mo, pinanalangin ka ng mataimtim. At talagang dinulugmos ng council sa ibang tao. So reflect, wag mo sayangin yung reflection time mo ng 2020. So I'm sure ni recalibrate ka ng Panginoon o kung hindi pa man, itong taon na to, itong bagong taon,
nire-recalibrate ka niya. Binabago niya yung ano yung pagka yung kung ano man yung direction mo or tinatahak mong tadhana sa buhay mo. Baka itinuwid ka lang niya. The way he dealt with Paul in the Road of Damascus, that was a major example of reflection and recalibration, di ba? Kasi nawala yung kanyang, he was temporarily blind and then merong gap period bago siya tinawag ng Panginoon para maglingkod sa kanyang serbisyo. Paul was literally stopped on his tracks. And ganoon yung nangyari sa atin nung nakalipas sa taon. Pinigilan niya tayo kung ano man yung mga maling ginagawa natin so we can be recalibrated anew to the new direction that he's giving to us. Pero paano yan, Pastor Boris? Quick tip mo para dun sa nawalan talaga ng loob. Yung totally hindi nila makita yung sarili nila. Pero may bagong taon na eh. Kumbaga 2020 is tapos na yun eh. Kaya lang, I don't know how to start, Pastor Boris. Ano ang pwede mong sabihin sa kanya? Well, sa simula, kailangan natin idulog talaga muna sa Panginoon mabuti ito. We need to find ourselves in Him. Kasi ang identity natin as Christians is that we belong in Christ. And unless we reconcile that, unless we really admit and surrender to that, di ba? It always begins with surrender before it leads to success in a lot of our journey. So, kailangan talaga ganun muna. Kailangan tanggapin natin na ano, at anak tayo ng Panginoon and we belong to Him. So, that's something that you need to settle first. That's between you and the Lord. And once that's settled, once you know that your relationship with God is the primary purpose that you need to develop and cultivate in your life, then pwede na. And then from there, from that point, ang practical na advice ko is medyo siyasatin mo mabuti. Ano yung mana sa buhay mo, di ba? And normally, the advice that we give here is you need to identify the things that you retain. Tatlong R, you need to retain, you need to remove, and the things that you need to resolve. Kasi may mga bagay na tama naman, nandiyan naman talaga yan. It's really meant to be there. Yung involvement mo sa ministry, for example, o yung trabaho mo, o yung ginagawa mong hobby sa kasalukuyan, baka you need to retain that. There are some things that you probably need to remove. So may mga bagay na hindi siya natanggal dahil sa crisis, pero dahil sa katigasan ng ulo mo, nandyan pa rin. So those are some of the favorite things that we have. Sometimes it's a favorite sin. So we need to really make a decision na tatanggalin ko sa buhay ko. Maghihintay pa ba ako ng bagong trahedya para sabihin ng Panginoon na tanggalin mo yan sa buhay mo. So you yourself will have to surrender and give those things up. And then, the third one is resolving. Parang, ano yung mga bagay na kailangan ko ayusin sa buhay ko? May mga, kunwari, hindi ka marunong mag-ipon. Ito na yun. Parang, talagang, ano, para ka nang nagkaroon ng, ano, ng dagok na, hindi ka ba nag-iipon this past few years? Inaka-importante ng saving. So, pag nagkaroon ka ng ganong realization, ang resolve mo dapat is kailangan maging masinop ngayon ako sa pera. Kung naging pawala ako or pasaway ako pagdating sa pag-iipon, I need to resolve that. I need to talk to my wife about that. I need to, kailangan kong maging vegetarian. Kailangan kong i-honor si God sa ine-earn ko and all that. So, medyo ganun yung perspective nun. After mo ma-wrestle na you belong to God and you have a relationship with Him, determine which are the things that you need to retain, remove, and resolve. Yun, talagang very important na ma-assure mo yung iyong relationship sa Panginoon kasi sa Kanya nanggagaling yung direction sa buhay mo. At ang ganda ng tatlong R, Pastor Boris, parang ito yung intentional na pagkakaroon natin ng New Year's resolution. Resolve, diba? Remove, retain, and resolve. Ayan ang tatlong R. So, Pastor Boris, isa din ito sa gusto ko pong itanong sa inyo ano dito sa ating special episode ng Bagong Araw. Bilang mga Pilipinong Kristiyano, alam ko po meron tayong special na panawagan sa Panginoon para dito po ano sa bansang ating kinabibilangan. For this year po, paano magiging instrumento tayong mga evangelicals na magiging instrumento po tayo ng pag-asa sa ating pong kapwa-tao? Ito talaga napakahalaga ng ano natin, ng appeal natin, papel na gagampanan natin
sa mga darating na taon. Kasi ito yung ano, ito yung time that hindi lang ng 2020 pero ngayong kasalukuyang taon tsaka sa mga darating pang taon, a lot of people are searching. So a lot of people are definitely looking for answers. They're looking for meaning, they're looking for purpose and significance in their lives. So yung mga pinag-uusapan natin ngayon, Heidi, di ba? Parang, yan din ang tinatanong ng karamihan ng mga tao sa buong mundo. It's exactly the same topic. I'm actually writing the same thing for, hindi lang sa Rappler, pero pati sa YouVersion, sa Bible.com, because nga it was requested. They really would like to have some advice also in facing this year. Normally, for people who don't believe in God, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila nagigets yung primary purpose. Ang nagigets lang nila yung goal setting, yung secondary purpose. Nagigets lang nila yung ambition, yung finding a career or finding a job, starting a business, being an entrepreneur, doing good, helping others. Gets nila yung mga aspeto na yun. Pero hindi nila gets yung primary purpose. Pero tandaan ninyo, yung foresight, yun ang steady, yung foresight ni God. Yung mga ito mga flexible goals na to, ito yung nababago at madaling matibag ng isang crisis kagaya ng coronavirus or ng anumang trahedya na pwede mangyari sa buhay mo. So hindi siya stable, pero ang stable is our primary purpose, and we Christians have that wonderful opportunity to deliver that message to everybody. Kasi unless ma-discover nila that their purpose, that their singular purpose is found in Christ, that they need to have a relationship with God. And that's the solid foundation that they should have. Everything else would crumble. Everything else would be meaningless. Everything else would be futile or useless. So kailangan talaga ma-communicate natin yun. And believe you me, they are open right now. Bukas ang puso ng bawat isa para makinig sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Bukas ang isipan ng bawat isa para maunawaan kung bakit, kung ano talaga ang tunay na pangitain na dapat nilang sundin sa kanilang buhay. And so that's the first advice. Kailangan maging vigilant tayo. Kailangan maging mensahero tayo. Kasi lahat ng tao makikinig sa'yo ngayon. Because everybody is searching for purpose. Kaya mabenta yung topic na yun, di ba? Yung pangalawang advice na ano, gusto kong sabihin sa lahat. Kasi syempre, ano, this is the time na kailangan mas mataas yung empathy natin, yung pakikinig natin sa kapwa natin as opposed to making them listen to us. Kasi ang tendency natin bilang mensahero, tayo lang yung nagsasalita, gusto natin makinig sila sa atin. Sa isang topic na isinulat ko, I wrote something about it's better to be interested than be interesting. Sa panahon ng digital media, sa panahon ng social media na ito yung ginagawa natin ngayon, lahat virtual, lahat ng tao, ano, broadcaster na yata, Miss Heidi. Lahat sila nasa Facebook, nasa YouTube, nasa Instagram. Everybody's trying to draw attention to themselves. But we Christians should not be attracted or to fall into that same trap. We need to be more interested in others rather than trying to make people interested in us. We need to pay more attention than to get attention. Nako, Pastor Boris, napaka-siksik ng ating kalahating oras. Pero ang summary lang nito, kaagapay, ang prayer namin para sa inyo for this year, 2021, makita mo talaga yung primary purpose ng Diyos kung bakit Kanya pinapahiram ng nag-iisa mong buhay. Yan ang aming panalangin para sa iyo, ma-discover mo yung purpose at malakaran mo iyan, ano, ng may mga tulong din ng mga tao na makakatuwang mo sa araw-araw dahil mahirap maging victorious kung mag-isa ka lang, kung nagsosolo ka lang. Kung kailangan mo ng katulong, kung kailangan mo ng assistance, ayan, for sure, meron naman pong mga makakaagapay po kayo. Pastor Boris, pwede ko bang hilingin ikaw na i-commit, ayan, kahit po sa short prayer itong taong 2021 para po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, i-commit natin ang taon na ito sa ating pong Panginoon. Let's pray. Sige, manalangin po tayo lahat. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, ito pong panalangin na to ay para po sa inyo. Sabayan niyo lang po kami at sundan niyo po kami sa mga idudulog na natin sa ating Panginoon.
Panginoong Jesus, salamat po at ibinuwis ninyo ang buhay ninyo sa amin. At dahil doon, nagkaroon po kami ng bagong buhay, bagong pag-asa. Truly, Lord, Jesus Christ is the Lord of new beginnings. And the reason why we celebrate this new year symbolically is to be reminded that we can always turn a new leaf, na pwede kaming magbago, pwede kaming tumahak ng panibagong landas. Kung kami man po ay nagkamali, kung kami man po ay naligaw. Panginoon, nais ko pong ipanalangin ang lahat ng nakikinig po ngayon na nagdanais at nagdanasa ng bagong buhay. Kung sila po ay nagkamali at naligaw, kung sila man po ay nagkakasala at nais pong lumayo sa kasalanan yon, I pray, Lord, that they will find refuge in you and that they would realize that through Christ, if they just surrender their lives to Christ, they will find the entry point to a new beginning. Alam, Panginoon po, ay binibigyan kami ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon para magbagong buhay. Panginoon, nawa po ay gamitin namin itong bagong pagkakataon na ito, itong panibagong taon, panibagong pagbubukas ng aming tadhana. May we use this wisely to recalibrate everything that you have given to us, everything na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Kasi kami po ay katiwala lamang. Kami po ay stewards lamang. And we need to be wiser in how we use the things that you have given to us. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, gaya po ng pagbigay ninyo kay Solomon. Bigyan niyo po kami ng courage, gaya po ng binigay ninyo kay David. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon to see your godly foresight before us, gaya po ng binigay niyo kay Daniel, Lord, so that we would know that ultimately, you are the God that we should be glorifying. Kayo lamang po ang Panginoon at Diyos na dapat naming sambahin sa aming buhay. And if we agree to that, and if we surrender our lives into a relationship with you that is definitely blessed and fruitful, I pray, Lord, that you would give us the wisdom to make the right decisions sa mga choices po namin, sa buhay po namin. May you bless us with possibilities and opportunities to enrich and encourage us, yung kabuhayan po namin, pati po yung mga puso po namin. May you enrich our livelihoods and our families, and may you encourage our hearts that everything will be okay. This 2021, this new year, Lord, we find our hope in you. Wala po iba kaming pagkakatiwalaan kundi kayo. Dahil kayo po ang aming pag-asa. At lahat po ng biyaya ay nanggagaling po sa inyo. And we will continue to trust you even if things are not working out. Because we believe, Lord, that everything works together for good. For anyone, to anyone who has put their trust in you. And we trust you, Lord. The way we trusted you last year, we pray that we will trust you more this year. And teach us to be wiser in the way we look at the perspectives and possibilities before us. Because everything is good to anyone who belongs to you. Mm-hmm. We pray this, Lord, and we commit to you. Everyone is praying with us right now. May blessings overflow in their lives. In mm-hmm. Jesus' name, amen. Amen. Salamat sa beautiful prayer, Pastor Boris, at salamat din dun sa siksik na mga pabaon mo for 2021 para sa ating mga kaagapay. At i-share ko lang para po sa ating last word for today mula po sa Jeremias. Nabanggit na rin ito ni Pastor Boris kanina, Jeremias 29:11. Ang sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kami po ang inyong mga nakasama dito sa espesyal na edisyon ng Bagong Araw. Ako po si Hayley Bernardo Sampang. Nagpapasalamat sa kaagapay nating nakasama today, si Pastor Boris Joaquin. God bless you, Kuya Boris, and happy, happy new year. God bless everyone. Thank you for having me. Yes, mga kaagapay, lagi po nating tatandaan ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain niyo ang Bagong Araw. Hatid sa inyo ng FABC Philippines, kasapi ng KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.